para sa ating Panginoon. Hallelujah. Pastor Vilma, this is it for the word for you today. Praise God. Thank you so much. Thank you po. Papalain po kayo ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. At dahil nakatayo na po tayo, tayo po ay mag-pray. Lord, salamat po ngayong umagang ito sapagkat ang araw na ito, Panginoon, ay banal na araw. Dahil katunyan, kinakatagpo mo po kami mula po sa aming pagsamba, pag-awit. Alam po namin ay natuwa na po kayo. At ngayon po, Lord, sa aming pakikinig na iyong salita, speak to us. Mga anak mo sa lugar na ito ay nagmamahal sa iyo. At nasasabik sa iyo, we are hunger for your Lord God, your presence, your word. Sapagkat alam po namin ang iyong salita ay makapangyarihan, nagbabago ng buhay, nagbibigay, Panginoon, ng pag-asa, kagalingan, kalakasan, kapayapaan at kagalakan. Kaya po, Panginoon, gamitin mo lang po ang iyong lingkod upang maipahayag mo sa amin ang iyong nais para sa aming iglesia, para sa bawat individual. Salamat po, maghari po kayo sa aming kalagitnaan, aming Panginoong Jesus. Dinadakila at pinupuri po namin kayo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Praise the Lord. Good morning po. Praise God. Papasalamat po ako sa Panginoon sa araw na ito. Sapagkat third Sunday na po ng October. Wow! 2 months na lang. Pasko na. At kasama ko po ngayon ang isa po sa elder ng aming church, Ate Sol. Pwede pong tumayo si Ate Sol. Yan po siya. Praise God. Kamamatay lang din po ng kanyang asawa, pero binigyan siya ni Lord ng very strong spirit. At ang aking pong mga anak, ay kasama ko rin po, ang aking anak si Hannah. Hannah, anak, tayo ka. At ang kanyang kuya. Asa si kuya? Ayan, ayan po, ang aking anak na lalaki, si Javi. Dalawa lang po sila. So, kami pong pamilya ay naglilingkod sa Panginoon sa Jesus the Gospel Church for 36 years. Since the JTG started, I am one of the young and cute and sexy. Ano, nakabataan po noon. Ako po ang kauna-unahang pinakamagandang youth. Kasi dalawa lang kami. Siyempre, mas maganda ako sa kanya. Nag-start po ang ating church 1987 sa isang garahe lang po dyan sa Gatchalian. May taga-Gatchalian po ba rito? Hindi po itong Gatchalian na to, yung Gatchalian sa kabila, sa may Ebacom. So, doon po tayo nagsimula. Sa isang maliit na garahe, merong pamilya po doon. A little short story about the church, ano? Kasi hindi nyo na po alam yung beginning. So ang ating mommy at daddy po ay nakatira sila sa Valenzuela. They are traveling from Valenzuela to here. Dati po, kaya po na-open ang JTG dito dahil ang daddy bishop po noong araw ay isang sindikato. Ngayon, meron siyang friend na nagkaasawa po ng taga rito sa Paranaque. Pero binago na po sila ni Lord. At one time, yung kanyang kaibigan po na yun na isang military, sabi niya ganun, kung palagang binago ka na ng Panginoon, meron akong biyanan. Marami biyanan po yun eh. Meron akong biyanan sa Gatchalian. May sakit. Ipag-pray natin. So pinuntahan po nila from Valenzuela, pumunta dito Paranaque. At yun nga po yung matanda doon sa Chongqiao Street. Alam niyo yun? Sa Gatchalian. So naipag-pray po. At yung matanda na hopeless, walang pag-asa, pinagaling ng Panginoon. So nag-start po ang ating church sa healing ministry. Yan po yun. Ano po? At from that day, May 1987, nag-evangelism po sila. So through the tracts distribution, kaya yung mga nag-evangelism, palakpakan natin po ang group na yan. To God be the glory. Akala nyo lang walang naboborn again. Meron po, isa po ako doon. So, nagbigay ng tracts, May, ano po, nag-start pa lang, siguro mga isang linggo pa lang po ang gawain, nagbibigay ng tracts. Isa po ako sa naka-receive po noon. Then, hinanap ko, siguro po, pangalawang Bible study pa lang. Kaya po, ang attender lang doon, yung tatlong matatanda, si mommy at daddy, at saka meron silang invite na another matanda. Kaya nga po, ako ang unang youth, dahil puro matatanda ang umaten. So, in short story, from that day until now, opo,
ay narito po ako at masayang naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya siguro naging title ko po ang lahat ng first. Dahil ako nga po ang unang youth. First beautiful. First Sunday school teacher ng mga bata. First Bible study leader. Ganun po. First song, yan! Yeah. Ha, mga maghingi kayo ng sample, sasaluhin ako ng mga anak ko. Okay, yun po. And purihin po ang Panginoon sapagkat nakapaglingkod po ako at binago ni Lord ang aking buhay, binago ng Panginoon ang aking pamumuhay dahil po sa presensya ng ating Panginoon. And I served Daddy and Mommy for 35 years, mag-36 years na po tayo. At masasabi ko po, I am blessed and you are also blessed. Amen? Pinagpala tayong lubos ng Panginoon sapagkat ang JTG is a church from the heart of God. Our pastor, our bishop, and mommy bishop, they are came from the heart of God. At sila ngayon ay tagumpay na, no? Diba? Nasa piling na ng Panginoon. At nanganak po sila ng napakaraming pastor. Napakaraming from the JTG Church na nasend sa iba't ibang lugar ng bansang Pilipinas at ng ibang bansa. So actually po, we have 86 churches all over the world of the JTG. At ang mga pastor po dyan ay talagang pinanganak dito po sa Jesus the Gospel Church. Kaya salamat po sa Panginoon. At nagpapasalamat po ako kay Lord kasi follower niyo po ako eh. Every time na makita ko po ang mga picture ng mga nanay na nagdo-don once every day, nagkakainan ng almusal, alam niyo, tubang-tuwa po ako. Nape-bless po ako. Tapos makita ko yung mga picture ng mga gwapong-gwapong mga ushers, mga tatay. Wow! Palakpakan naman natin sila! Mga kapatid! Amen! And syempre, mga young couples, mga young people, amen, ang mga worship leader natin. So, tuloy-tuloy lang po tayo. Si Mami, graduate na, finish na ang kanyang takbo, tayo hindi pa. Opo. Kaya nga po, nung mamamatay ang Mami, alam nyo, till the last breath of Mami, andyan po ako sa tabi niya. Nung pong siya ay, dito kami sa Olivares, nagpapacheck up kami. Kasi yung sakit po na Mami, a year ago na po yun. 3 years before, sabi ng Lord sa akin, ni-remind ako ng Panginoon. Kasi laging ko sama Mami to check the liver. Pero ayaw ni Mami magpa-check. So, sabi ko, okay, go kami sa ministry. At noon nga pong last ano na niya, nagpe-pray ako, Lord, kukunin mo na ba si Mami sa amin? Siyempre, malungkot tayo lahat. No po? Pero sabi ng Panginoon sa akin, in me there is no death. Celebrate life. So, sumaya po ako, ano, kahit naman mamatay si Mami, buhay pa rin siya. Amen? Kaya hindi dapat malungkot. Ang dapat ay masaya. So, yun po, ano? Kaya, to God be the glory, masaya tayong lahat ngayon. Amen? At naniniwala na merong mas magaganda pa na gagawin ng Panginoon sa ating iglesia at sa ating mga buhay. So, ngayon po, tayo po ay magbabasa ng Biblia dito po sa Exodus chapter 20. Magbuklat po tayo ng ating mga Bible. Exodus 20, verse 24. Napakaganda po nito. Babasahin ko po. An altar of earth you shall make for me, and you shall sacrifice on it your burnt offerings and your peace offerings, your sheep and your oxen. In every place where I record my name, I will come to you and I will bless you. Wow, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Isa pong pagpalakpak, lahat tayo pong malakpak ha, hanggang dun sa dulo. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Yan, okay? So, isa po sa mga naalala ko kay Mami before she died, nandun pa tayo sa old building. Kung maalala niyo po, binanggit niya po sa atin, build an altar to your house. Naalala niyo yun? Magtayo kayo ng altar. At actually, siya po ay meron siyang altar. At every time na pumupunta po ako sa kanya, sa room niya, guro, nakita din po ng iba yun. Umuupo po ako doon, nag-worship ako, and umiiyak ako kasi ang lakas ng presence ng Lord.
Opo. And si Mami, ganun din, napakarami niyang mga gestures doon sa kanyang altar. Ito, sabi niya, itong maliit na cross na to, galing to sa Africa, binigay sa akin ng isang bata. Ito namang inukit na to, binigay sa akin niya, ganito, ganyan. Itong ano na to. So there are so many gestures that she believes na yung mga ginagawa na yun ay talaga nakakalugod sa Panginoon. So dito po sa ating pag-aaralan ngayon is the importance of the altar. Gano'n po kahalaga na meron tayong altar sa buhay natin, sa ating mga tahanan, sa ating mga pamilya. Sapagkat ano po ba ang altar, mga kapatid? An altar is any structure upon which offerings as sacrifices are made for a religious purpose. Yun po yan. Ano, parang ganyan. Yan. Ano po? And also, an altar always represent a place of consecration. Dito tayo lagi. Pag sinabing consecration, you are giving yourself to the Lord. Binibigay mo. At alam ko, ang JTJ Church, we are trained. Na-trained po tayo dito. Na talagang italaga at ibigay ng buong buo. Sabihin mo sa katabi mo, buong buo. Ang puso sa Panginoon. Train na train po kami dyan. Kung paano luluho, dadapa sa presensya ng Panginoon, and altar is representing that. So, we often built it to commemorate an encounter with God. Diyan po, ano? Ma-encounter natin talaga ang presensya ng Panginoon. So, sapagkat bakit po? Because this is a place of divine encounter. Ano po yung mga divine encounter na mararanasan po natin in the altar? Number one, where destinies are decided. Pag ikay nananalangin lagi. Alam nyo, isang bagay po na pinagpala po ako ng Panginoon when Mommy went with the Lord, I build my altar more. Lumaki po yung altar ko. Kasi dati, syempre, abala po kami. Umaga pa lang, nagte-text na sa akin si Mommy kasama si Kuya Bobet. Mag-aantay sila sa akin sa mini-stop. Tatakbo na ako sa mini-stop. Alis na kami, maghapon po yun. And so ngayon, nagkaroon po ako ng maraming oras para manalangin. Kasi wala na ako masyadong pupuntaan maliban sa ministry na pinagkaloob ng Panginoon po sa amin. So in the altar, this is where our destinies are being decided by the Lord. Dito ka, pagka ikay nandun na nananalangin ka, Lord, ano ba talaga ang gusto mo na gawin ko? Amen! Saan ba talaga ako pupunta, Panginoon? Siya na ba talaga, Lord? Ayan, di ba? Ito na ba talaga? Where? In the altar, doon ka talaga nagkakaroon ng desisyon, ng tamang desisyon. Unlike kung wala kang altar, minsan emotion lang na natatangay tayo, di ba? Nadi-decide natin, hindi pala yun ang kalooban ng Panginoon. Kaya ano nangyari? Ay, sorry, nagkamali ako. Eh, may consequence na. Yun ang mahirap. Di ba, mga kapatid? Hindi mo na ngayon mahabol. So, ano na lang mangyayari sa'yo? Tiis ka na lang. Unlike kung meron kang altar na dinudulugan mo, dito nabubuo ang tamang desisyon para sa iyong destinies. Amen. And also, where humanity meets the divinity. Dito talaga po sa altar, mamimit mo ang presensya ng Panginoon. Na siya pong napakahalaga na kinauuhawan nating lahat. At dapat kauhawan. Amen. And also, in the altar, the barrenness is terminated. It's not only yung pagkabaog. Di ba pag sinabi yung baog, hindi ka mag-anak, you are unfruitful. Ano bang ibang word dyan? Wala, ano, zero, di ba? Parang sarado. Kaya nga barren eh, di ba? Sarado ang bahay bata. Ngayon, spiritually, minsan, wala kang bunga. Parang lahat ng pagsusumikap mo, eh parang wala kang nakikitang improvement. When you go to your altar, when you build your altar, the barrenness will be terminated. Hallelujah! Amen! And also, the national flags are averted
And where we get to provoke the hands of the Lord. Yung mga sumpa, mga paghihirap, mga COVID-19. Naliligtas tayo ng Panginoon. Can you imagine that JDD Church has been protected by the hand of God during those years? Amen? Na talaga pong naghirap, nalungkot, namighati. Pero tayo, dahil tayo itinuruan na manalangin talaga at dumulog at mag-build ng altar, iningatan tayo ng Panginoon. Tama po, there's so many things na nangyayari, magagandang mga bagay na nangyayari sa buhay ng isang mananampalataya kapag meron siyang altar na itinayo sa kanyang puso. Our heart is the altar of the Lord. Ito po yung tirahan. Amen! This is the where the presence of the Lord dwells sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Kaya napaka-importante po mga kapatid, sa panahon na ito, sabihin mo sa katabi mo, sa panahon na ito, buo na ang altar mo. Amen! Itinayo mo ang altar mo. Ngayon, binanggit po natin kung ano po yung mga mangyayari at mga kaloob na binibigay ng Panginoon sa altar. However, mga kapatid, what triggers the altars are the sacrifices. Di ba? Sabi rito sa binasa natin, tatayo kayo ng altar at doon magdadala kayo ng mga handog. Sabi mo, handog. Mga sacrifices, sacrifice of offering. At sabi ni Lord, ang nabangan ng mga ako niya, sabi niya, I will come to you. Di ba? I will come to you and I will bless you. Amen. Hallelujah. Paparoon ako at pagpapalain ka. Iba po ang pagpapala pag sa Diyos galing. Dahil ang pagpapalang sa Diyos galing, anong sabi ng Biblia? Yeah, no sorrow added. Walang kasamang kalungkutan. Walang kasamang kalugihan, walang kasamang pagsisisi. Amen? No sorrow added, the blessing of the Lord. Ngayon, without the sacrifice, the altar remains dormant and inactive. Kahit may altar ka, but you have no sacrifice, inactive, dormant, sa Tagalog, tulog. Wala lang. It's just a display. So paano yun, Pastora? Marami mga Kristiyano, they are saying, I'm here, I'm serving the Lord. Di ba, mga kapatid? Parang ganyan po yan. Nagsasabing, ako naglilingkod ako sa Panginoon. Every Sunday, I was present. Lahat ng mga activity, dinuluhan ko. Andun lang. Pero ang importante po, mga kapatid, yung presensya ng Diyos. Ang napakahalaga po yung nararanasan mo ang pagkilos ng Panginoon sa iyong buhay. Amen! Ang abulin mo yung presence ni Lord that every time you are here in this place, may nangyayari. Amen! May nangyari sa buhay mo, may nangyari, may nabago sa isip mo. Amen! Kung dati kang negatibo, nabago. No? Kung dati kang malungkutin, sumaya ka. Kung dati kang nawala ng pag-asa, ngayon may pag-asa ka. Everything changes in the presence of God. I believe. Amen. Ngayon, it is your offerings, mga kapatid, and sacrifices that activate your altar. Okay? The fire from heaven and the fire only comes down in response to your sacrifices. Kaya kailangan po pala may sacrifice. Para yung altar ay magkaroon ng kapangyarihan. So, may mga examples po ako rito ng sacrifices. Si Abraham. Abraham built an altar at siya po ay nagbigay ng sacrifice. And sa Genesis 22, mababasa po natin yan. Uy, sa sacrifice of Abraham, his only son, Isaac. Sabi ng Genesis 22:9, then they came to the place of which God had told him, and Abraham built an altar there and placed the wood in order, and he bound Isaac his son
and laid him on the altar. Masyado dramatic po ito. Di ba mga kapatid, the only son that the Lord gave him, Isaac. Itutusan siya ng Panginoon, come, punta ka sa bundok, maghandog ka sa akin. Sinabi ng Diyos sa kanya, ang iyahandog mo ay ang iyong anak na si Isaac. Without any question, sacrifice. Amen, mga kapatid? Sakripisyo talaga. Yung pinakamamahal, nag-iisa, in old age, ay kanyang naging anak. Pinangako ng Diyos sa kanya, ngayon, hinihingi. Sabihin mo sa katabi mo, hinihingi. Nagsalita ba si Abraham? Wala. Sabi niya sa kanyang anak, anak, halika, maghahandog tayo sa Panginoon. Pumunta tayo doon sa bundok na yun, ng taas. Sunod naman ang kanyang anak na si Isaac. Napakabait na anak. Sino rito mga anak? Palakpak. Yan. Lahat tayo anak eh, no? At anong ginawa? Nung sila'y nasa daanan, nagtatanong si Isaac, Father, may mga kahoy po tayo, may mga panggatong po tayo, pero wala pa po tayong panghandog. Kasi trained din si Isaac ng paghahandog. Naturuan din siya ng kanyang tatay. Sabi ni Abraham, sige lang anak, the Lord will provide. Hallelujah. Amen. Amen! Hindi niya sinabi, anak, meron na ikaw ang inihingi ng Panginoon. Hindi. Kasi nananampalataya sa Diyos. Kilala niya ang Panginoon. Amen! That the Lord is Jehovah Jireh. So pagdating doon, sabi doon, Abraham built an altar and placed the wood in order and he bound Isaac his son and laid him on the altar. Woo! Ayan oh. Wow. Anong puso po yan ng pagsasakripisyo, mga kapatid? Di ba? And Abraham stretched out his hand and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord, amen? Hinawakan ng anghel ang kanyang kamay at sinabi, wag mong saksakin ang bata. At nakita nila, merong tupa na nakasabit. Ayan, nakapasa ka. Hallelujah! Amen! And another example, Elijah. Elijah revealed the broken altar. Sa 1 Kings chapter 18, verse 30, alam po natin yung istorya doon, no, nagkaroon ng hamunan, di ba? Walang ulan. So yung mga prophet ni Baal versus Elijah. So sila'y naghandog, yung mga propeta ni Baal, naghandog ng mga baka, nagsugat-sugat ng kanilang mga katawan, pero wala pa rin fire from heaven na tumupok ng kanilang sakripisyo sa kanilang altar. So it's Elijah's turn. Ang ginawa muna niya, ni-rebuild muna niya ang altar. Naguhu eh. So ni-rebuild niya ang altar, kumuha siya ng sacrifice, the water, no? At ibinuhos doon sa altar. Ang sakripisyo po niya doon yung ano, yung tubig. Kasi ang problema noon, tubig. Drought. Walang tubig. Pero nagmuhos siya hanggang umagos. Basang-basa yung kahoy. Basang-basa yung paligid ng altar. And the time to consecrate, the time to pray for Elijah. And he prayed in the altar. What happened? Mga kapatid, the fire from heaven come down. At ang sacrifice niya ay sinunog. Hallelujah! At ang apoy, imagine, basang-basa ng tubig, umagos ang tubig hanggang doon sa pinakakanal ng altar, umagos ang tubig at tinupok ang kanilang handog. And after that, dumating ang rain, ang ulan, patunay na sagot sa handog ni Elijah. Hallelujah! And the third example, napakaraming example, pero tatlo lang tayo. Okay, David. David built an altar that a plank was held back from Israel. Nagkaroon ng salot sa bansang Israel. Namamatay ang mga tao. At sabi ng 2 Samuel chapter 24 verse 25, David built an altar to the Lord and offered, laging may offered, no? Burnt offerings and peace offerings. Thus the Lord was moved by prayer for the land, and the plank was held back from Israel.
sa 1 Chronicles 21:26, yun din po ang sabi, then David built an altar to the Lord there and offered burnt offerings and peace offering, and he called to the Lord and he answered him with fire from heaven on the altar of burnt offering. Nanalangin siya sa Diyos. Hindi po siya basta lang nanalangin. Gumawa siya ng altar. Naglagay ng sacrifice, ng peace offering. Pagkatapos ay nanalangin. At sumagot si Lord. Tinupok ang kanyang handog. At pagkatapos noon, natigil ang sumpa. See, these examples, you can search more examples. But these examples, makita po natin na napakahalaga, mga kapatid, na tayo po ay merong altar. And where we pray and communicate to our living God. Amen? And in the altar, we place sacrifices of offerings. Okay, mga kapatid. Now, what are the sacrifices that pleases God? Ano ba? Ano po ba yung mga sakripisyo o mga handog, mga kapatid, na nakapagbibigay lugod sa Panginoon? Ako po sa buhay ko, what is important to me now is to please the Lord. Yung mapasaya ang puso ng Panginoon. Amen? Because for 36 years of my ministry, I've seen the goodness of God. I experienced how faithful is the Lord in my life. Nagsimula po ako sa ministry, dinala po kami ng mommy daddy nung kami po ay mag-asawa na ni Pastor Boy. Nagsimula po ako 17 years old. Tapos nagtatrabaho ako. I'm the breadwinner of my family. Taga Cavite po ako. Cavitenya, na ulila sa magulang. So at the early age, ay nagtrabaho. Dapat po mag-aaral ako, pero hindi nakapag-aral. Nagtrabaho na lang to support my family. At siya may magtatrabaho, 3 years po nagtatrabaho as breadwinner. Trabaho, boarding house. Kasi nasa Cavite yung parents ko. Kaya nagbo-boarding house, nag-upa ng isang maliit na kwarto. Opo. Ngayon, ang goal ko lang, buhayin ang pamilya. Mabait na anak po ako. Opo, no? Yun lang po, wala na ako para sa sarili ko, para sa pamilya ko. Dahil ulila na po ako sa tatay. Nanay ko ay na-stroke. So, mahina. Kaya at my age na 17, para na po akong 25 mag-isip. Ganun po, asyadong advance. And then, after a year, nakilala ko si Lord, nagbago ang buhay ko. Iba na ang naging concept ng utak ko. Hindi na magtrabaho. Ang gusto ko na ngayon, maglingkod. Mga kapatid. At tapos sinatawag ako ni Lord sa full-time ministry. Sabi ko, Lord, paano yung magulang ko? Paano sila kakain pag hindi ako magtrabaho? Napakahirap po ng buhay namin sa probinsya. Kung ako'y maglilingkod at magpo-full-time, walang pera. Ang ministry po na nag-start pa lang. Ang offering natin, napakaliit. Hindi kaya mag-provide ng full-time worker. Pero napaka-strong ng calling. Very strong calling in my heart. And sabi ko, yes, Lord. After Christmas, may deadline ako eh. Kasi pag Pasko, kailangan ko ng pera. Kagaya nyo rin, ano? Bumili ng mga damit sa pamangkin, bumili ng Noche Buena, etc. Diba? Ang trabaho ko po yun. Ang dami kong pamangkin. Ngayon, after Christmas, Lord, susunod ako sa'yo. Napaka-strong po. Ang attender pa lang nun, siguro mga wala pa kaming 20. Tinatawag na ako ni Lord mag full-time. Opo. Ay ko, Lord, paano kaya yun? Sabi ko, sige, Panginoon. Gusto ko talaga. Kaya po yung pasok ko dati sa trabaho na halos hindi na ako umuwi. Two shift ang ginagawa ko para kumita na lang malaki na bago. Parang 3 beses na lang akong pumupunta sa trabaho kasi gusto ko na sa church. Ganun po ako kainit ng araw. Sobra. Lagi na po ako dyan sa Gatchalya, nag-evangelism, pumupunta sa iba't ibang lugar. Kami, kahit wala ang daddy at mommy kasi nasa Valenzuela, tuloy kami sa ministry. Ganyan po kami noon. Ngayon, mga kapatid, sabi ko, Lord, December, maglilingkod ako sa iyo. Pero alam niyo po, May pa lang, without any plan sa buhay ko, pumapasok ko sa trabaho ko, nagre-resign ako. Kasi ang panalangin ko, Lord, bigyan mo ako ng lakas ng loob
para po makapaglingkod. Hindi ko po kaya eh. Kaya number one po natin, sacrifice of broken heart. The sacrifice that pleases God is the sacrifices of a broken heart. Binasag talaga ni Lord ang puso ko. Yung puso ko na makapamilya, may pangarap para sa pamilya, na bago, nabasag. Ang pangarap ko na ngayon, Lord, gusto ko maglingkod sa'yo. Amen! The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart that the Lord will not despise. So binasag, nabago. Iba na ngayon ang gusto ko. Ang gusto ko na ngayon ay maglingkod. Ngayon, kung babalikan ko yung aking obligasyon sa pamilya, paano sila, di ba? Paano ang pamilya ko? Paano kakain ng mga pamangking ko? Ang tanay ko, paano? Pero sabi ko, Lord, nangako ka. Hindi mo ako pababayaan. Amen! Hahawak ako sa iyong pangako, mga kapatid! And since that time that I gave my heart to Jesus, I fully surrender my heart to the Lord, God has been faithful to me. Hindi niya ako pinabayaan. Hallelujah! Yung matigas na puso ng mga kamag-anak ko, kasi nung una talaga, na-persecute ako. Sabi sa akin, bakit ka nag-full-time? Niloko ka ng pastor! Ganyan, naranasan din ni Ronnie yan eh. Sinusugod kami dito. Opo, at sinasabing niloko ka, niloko yung born again sa'yo, ganyan-ganyan, etc. Lahat na naman sakit ng salita. But I keep kneeling down in my altar. And I keep praying. I keep asking God, Lord, help me. Tulungan mo ako, Panginoon. Alam kong tinawag mo ko. Ngayon ko, lilingunan ko, nalilingunan ang mga bagay na magbahad lang sa paglilingkod ko. Hindi po ako makakapaglingkod. And one time na na-distract din po ako. I was being distracted by so many persecution. Palihim, naghahanap ako ng trabaho. Hindi alam ni mami at daddy. Isa kanila po ako nakatira eh. Palihim, naghahanap ako. Kasi parang sobra, naawa ako. Naawa ako sa mga pamilya ko. And then, sa sarili ko, parang nagkaroon ako ng self-pity. Dumarating po yan. Kaya ngayon, sacrifice of broken heart. Yung broke ka, parang walang pag-asa. Kasi during that time, financially, mommy and daddy cannot support. Kasi yung pagkain pa lang po namin noong araw, full-time ako, alam niyo ang gagawin, walang pagkain. Kaya yung kutsara, tinidor, totoo po yan eh, ako taga-benta. Para may pambili kami ng giniling, pag uwi, lalagyan lang na maraming patatas yun. Kakain na kami, eh, ang daming mga worker. Opo, ganyan po ang JTG noon. Nangungupahan sila doon sa apartment sa may Salvador. Alam niyo yung Salvador? Diyan. Maliit na apartment. Diyan po kami nakatira. Ang hirap pa rin ang buhay. Walang offering ang church. Kasi konti pa lang ang mga tao. Pero alam niyo po, mga kapatid, yung puso ko na yun na binabasag. Amen! Yung binabasag, napakahirap. Yung inaayos ka, maliban doon sa kahirapan, may mga ugali pa rin ako na dapat ayusin at dapat isuko kay Lord. Ang hirap. Kaya nung binabasag ako ni Lord, sabi ko, Lord, ganito ba ang mag-full time? Ito ba yung mararanasan ko? Binigay ko na ngayon buhay ko sa iyo. Ito, ang lungkot, ang hirap, ang sakit. Pero that's the time pala, binibreak ni Lord ang heart ko. Amen! Hallelujah! Glory to God! At nung nagtagumpay ang Panginoon sa pagdurog ng aking puso, nagsimula ang pagpapala. Na-born again ng aking mga magulang. Binigyan ako ng napakabait na asawa. Hallelujah! Ang ministry namin po, napakahirap din. Alam niyo na yung church namin, di ba? Nasa loob ng Manila Memorial Park. Walang tao, walang pera. Pero nung nagpapabasag kami ng puso, hindi madali. Pero nag-undergo kami sa ginagawa ng Panginoon sa buhay namin. Nagpabasag kami ng aming puso. Mula sa pagiging mahirap, dumating ang pagpapala. Hallelujah! Binigyan na kami ng mga anak na gwapo at maganda, mababait. Mga anointed worshiper po yung mga yan. Mga elder of the church na very supportive po sa amin at nagmamahal sa amin. Kaya ang buhay namin ay buhay na pinagpala. Hallelujah! Amen!
Dahil ang isang sacrifice that the Lord wants for us is the heart which is broken. Basag na puso. Hindi ka pwede maglingkod sa Panginoon pag ang puso mo ay sarado. Walang magturo sa'yo. Ayaw mong tumanggap ng pagtuturo. Di ba, mga kabatid? Ha? Parang iniisip mo, ha? Alam ko na yan. Mas matanda ako sa'yo. Hindi mo ako dapat pangaralan. Ayan, sarado ang puso niyan. I'm sorry to tell you will not receive anything from the Lord if your heart are close. Hello? Kailangan bukas ang puso mo at hindi lang bukas, mga kapatid, basag. Yung old wala na. Kailangan bago na. Amen? At ang nanalalay tayo dyan ay ang pag-ibig ng Panginoon. Nung araw po, matapang ako eh. Alam nyo, kahit nga sa church, daladala ko po yan eh. Nung araw, natakot sa akin yung mga young people. Kasi daw yung buka ko talagang parang ang tapang. Ewan ko, ganun pa rin ba ngayon? Cute na yun, eh, no? Ano, andiyan si Ate B. Kaya parang ilag sila. Pero sabi ko, Lord, basagin mo nga yung puso ko. Kasi alam ko kung ano yung nasa puso, nagmamanipis sa mukha eh. Amen! Hindi ko naman pwede ipabasag yung mukha ko, di lalo lalong papangit, ano, di ba? Mga lalong matakot sa akin ng mga tao. Kaya, Lord, ang puso ko, basagin mo. Amen, ha? Para mag-manifest, gumanda ang mukha ko. Woo! Hallelujah! Amen. And I think nangyari naman. So, sumagot naman ang Panginoon. Amen? Yun nga lang, mga kapatid, dadaanan mo matinik. Mahirap. Ano? Yung kung nai-correct ka, alam niyo, yung pag binabasag ka, yung parang gusto mong mahulog sa bangko at gusto mong maghanap ng exit sa bandaan pa uwi. Gusto ko nang umuwi. Hindi ko na nagugustuhan ang mga naririnig ko ngayon. Amen. Hallelujah. Yun. Stay ka lang. Diba? Steady. Steady your heart. Amen. Steady your heart. Pag may naririnig kang masakit, pag tinutuwid ka, ano pa? Pag inaayos ka, sinasabi ang mga mali mo, mga kapatid, binabasag ka niyan. Oo. At ang gagawin mo lang, Lord, help me. Kasi kung tayo lang talaga, eh bakit ba? Ano, di ba? Sino ka ba? Kung tayo, no? Pero ayaw na nga natin nun eh. Gusto na natin maging pleasing kay Lord eh. Amen! We're building an altar. And the sacrifice that pleases the Lord is a broken heart. Wow! Amen! Maring may nakakaranas tayo ng pagkatisod. May naririnig tayo ng mga salitang hindi natin gusto. Binabasag lang tayo. At pagka naintindihan mo yan, alam mo, instead na magalit ka sa tao, mamahalin mo siya. Iyayakapin mo siya. At sasabihin mo, salamat po, ginamit kayo ni Lord. Nabasag ang puso ko at ngayon eto na ako. Pinagpala! Hallelujah! Lahat po tayo dadaan dyan. And the second sacrifice, 1 Samuel 15:22, ang sabi ng Panginoon sa kay Samuel. And Samuel said, as the Lord has great delight in burnt offering and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord, behold, to obey is better than sacrifice, and to listen than the fat of rams. So what is this? The sacrifice of obedience to the word of God. We heard a lot of words. Diba? Ako po, 35 years, magte-36 years, na nakikinig na ng salita ng Diyos. Kayo, ilang taon? Maring ilan ay 10, 5, 4, 2, 1, 21. So, ang pagsunod po sa salita ng Diyos ay isang sakripisyo. Diba? Hindi madaling sumunod sa board. Alam ba, narinig mo ngayon, patawarin mo yung kaaway mo. Sabi mo, Lord, ako ba ang lalapit?
Eh, siya nga nagkamali sa akin. Diba? Hindi madaling lumapit. Sobra akong nasaktan. Pero alam nyo, pag sinunod mo yung word, sakripisyo para sa'yo. Parang malaking kahihiyan para sa'yo. Ikaw pa ang lalapit. Pero it pleases the Lord. It's sweet aroma. Humahalimuyak! Amen! Sabi ng Panginoon sa'yo, anak, narinig mo, sumayaw ka nga sa unahan, magpatumbling-tumbling ka. Ha? Panginoon, ang hirap naman yan, hindi naman ako dancer. Diba? Parang mga ganun, it's simple, no? Pero ginawa mo! Inobey mo yung word! Wow! Mga kapatid, mararanasan mo ang kanyang presensya. Kaya nga po sacrifice eh, mahirap. Pero sinunod mo ang word na naririnig mo, sinusunod mo. Actually, ngayon po sa church, ang sarap makinig. Tuwan-tuwa tayong makinig. Pero kapatid, sabihin mo kapatid, may responsibility ka ngayon. Ano yun? Yung lahat ng marinig mo, kung gusto mong pagpalain ka, kailangan sundin mo. Opo! Amen! Hindi naman tayo kagaya ng mga old religion. Punta lang sa church, tapos nakaupo lang, pagkatapos mag-sermon, uwi na. Wala na, wala tayong naintindihan doon. Ngayon iba, responsible natin is to listen and obey the word of God. Dahil sabi dito, it is much better. Amen! To obey the voice of the Lord, it's much better than sacrifice. Eh ngayon po, ang nakakalungkot, alam nyo, ilan ang nagpapahalaga sa salita ng Diyos? Dito sa literal na word of God. Sa dami natin ngayon, pag sinerts kayo, ilan sa inyo ang may dalang Bible? Siguro kalahati po ang tataas. Hallelujah! Ilan sa inyo ang nagbabasa pa ng Bible? 1/4 ang tataas. At eto pa, ilan sa inyo kapag ka umalis ng bahay, naiwan ng cellphone, bumabalik? Taas ang kamay. Yung bumabalik ka pag naiwan ng cellphone mo, sige na, huwag kayo mahiyang magtaas ang kamay. Ay, naiwan ko cellphone ko. Teka muna, balik ako. Kahit nasa labas ka na, di ba? Kasi bakit? It's important to you. Andiyan ang mga contacts mo, baka may mag-text sa'yo sa GCash. Di ba? Ano? Sa totoo lang, kahit malayo ka na, babalik ka. Kung may sasakyan ka, nakamotor ka, balik ka. Nakatricycle ka pa, iikutin mo ulit ang tricycle. Kailangan mo yun. Oh, baka may mag-text, may ka-usap ka, kailangan mo yung sagot. Oh, mabalikan mo. Tama, di ba? At pag wala kasi yun, parang yung maghapon mo kulang, parang, hindi kompleto, napakalaki nang nawala sa'yo. Di ba mga kapatid? Totoo lang, sa totoo lang. Ah, kaya nga kahit nasa CR ka, dala mo eh. Pag matulog ka, katabi mo. Pag kumain ka, kasalo mo. Oh, tataa, di ba? Kumakain ka na, nagaganoon ka pa. Ah, pag naglalakad ka, hawak-hawak mo, kaya may mga nabangga. Nagte-text. Nagse-cellphone. Pero ito pa ang masakit na katotohanan. Ilan sa atin ang bumalik ng bahay dahil naiwan ng Bible? Ah? Okay, wag na lang tayo doon. Kasi walang gumagawa noon. Ilan sa atin ang may dalang Bible pag umaalis ng bahay? Alam niyo mga kapatid, gusto ko ipinapakarap ko sa congregation namin, back tayo sa old. Let's back to the old. Sa scripture. Kasi ngayon, high-tech eh. Nasa cellphone, nasa laptop, nasa... Yan, ano? Mayroon naman po ako, pastora, sa cellphone. Iba-ibang translation nga eh. May NIV, may ganito, ano-ano-ano, di ba? Ang dami nga, ang daming books. Eh, hindi mo naman din binubuksan. Hello, mga kapatid.
So pinapasabi ng Panginoon, JTG Mother Church, let's back to the reading of the word. This is a sacrifice. Amen? Imagine mo, sacrifice na ngayon ng magbasa. Sacrifice na ngayon ng mag-meditate. Sacrifice na ngayon ng magbigay ng oras. Why? Because we are in a busy generation. Sobrang abala ng tao. Sobrang abala ng tao. Yung minuto niya talagang, lalo na yung mga masisipag. Maliban yung mga walang trabaho, walang ginawa, busy pa rin. Wala ng trabaho, wala ng ginawa, pagod. Hindi makapagbasa. Sabi mo, hoy! Tama na yan! Amen! Magising na tayo, wake up! Give time, give sacrifice in the Word! Kasi this living Word of the Lord will give you life, will change you the way of living. Magbabago ng buhay mo. Eh kung ang pinangahawakan mo lagi, yung text sa cellphone mo, sa messenger mo, yun lagi inaabangan mo, sasakit ang ulo mo, makakalbo ka. Kaya po ang Mami Bishop, alam nyo, during his time, her time, early in the morning, I saw it. Kasi I stay in their house for how many years? Bago po ako mag-asawa, no, nag-full-time ako, tumira na ako sa bahay nila, naging babysitter, labandera, etc., kusitera. Lahat po ng trabaho sa bahay, trabaho sa church, ginampanan ko po nung nakatira ko. And I saw her, how she sacrificed and how they, sila ni Mami at Daddy, give time in meditating the Word of God. Gigising po ng madaling araw, uupo sa lamesa, may notebook, may Bible. Ha, tingnan niyo yung Bible ng Mami, puro highlights. Ngayon may highlights ka? Yes po, buhok ko highlights. Naka-highlights, buhok na lang. Okay ba kayo? Okay lang ba yung message? Amen? Yun na lang ang naka-highlights. Pero the Word of God, hindi na nabubuksan. Ipis na lang ang nagbasa. Ha? Inanay na, pagtingin, ay nakakabad na. Nangingitim ang Bible ko, kahiya-hiya po. Be back. Let's go back. Kahit na anong kabisihan mo, mga kapatid. Amen. Ang kahit na anong ginagawa mo. Give time. Kaya po kami sa church namin ngayon, meron kaming itinalagang oras. Obligado talaga ang mga manggagawa na mag-dedicate at mag-alay ng oras para sa Panginoon. Because it pleases the Lord. Hallelujah! Amen! And the third one is the sacrifice of righteous living. To do righteous and justice is more acceptable to the Lord than a sacrifice. Okay, I'm preaching about the sacrifice in the altar, okay? Baka mawala kayo, ha? So what are the sacrifices that pleases the Lord? Are the righteous living? Nung tayo po, kaya ang tawag sa atin, born again. Amen? Bakit anong pagkakaiba natin sa ibang relihiyon, mga kapatid? Anong pagkakaiba? Yung buhay natin na bago. Amen? Ha? Mula sa pagiging makasalanan, binago tayo ng Panginoong pinatawad at ngayon ay nabubuhay ayon sa kanyang kahabagan. Sino bang malakas para labanan ng kasalanan? Wala naman. Lahat tayo mahina. But, because of the presence of the Lord that is in you, lumalakas kang labanan ng lahat ng uri ng tukso. Amen? Temptation ng buhay. Sapagkat ang goal mo, ang goal ko, ang goal nating lahat is to live right in the sight of God. Naalala ko po ang daddy Bishop, tatlo po ang lagi niyang pinapangaral. Righteousness, holiness, and faithfulness. Yan po. Yan lang po umiikot-ikot lagi ang kanyang preaching. Ang mabuhay sa kabanalan. Kaya yan po, to make me remember. Inano ko po yan eh. May ano kami niyan sa church, tatlo. And one time, sabi ng Lord sa akin, habang nag-worship kami, sabi ng Panginoon sa akin, anak, yung tatlong yan ang magpapayaman sa'yo. Wow!
Siyempre, gusto kong maging mayaman, no? Diba? Ha? Yung tatlo na yan ang magpapayaman sa'yo. Ang Lord, papano? Lakaran mo ang righteousness. Be holy. Be faithful. At alam nyo, nung nilalakaran namin yun, ang hirap pala. Kasi pag lumalakad ka sa righteousness and holiness, maraming magagalit sa'yo, lalo na kami, pastor. Ah, dahil yung mga tao namin, tuturuan namin maging banal, lalaban sa amin. Ha, yung mga young people, mga elder of the church, pagsasabihan mo, ganito anak, ganito, oh, may misinterpret ka. Akala inaaway mo sila. Pero ang katotohanan, we just want to impart the holiness of God and the righteousness of God sa kanilang buhay. Pero sinikap namin, Lord, tulungan mo kami, huwag kaming magkamali. Tulungan mo kami. At alam niyo po paano lumakad sa kabanalan? Magalit ka sa kasalanan. Yun lang po yun. Ayawan mo. Sabihin mo sa katabi mo, ayawan mo ang kasalanan. Tanggihan mo. Layuan mo. Huwag mong barkadahin. Pahalagahan mo ang araw ng pagtitipon. Yan po yung kabanalan. Yan po yung righteousness. Hindi ka na pwedeng mamili eh kasi yan tayo na papahamak. No, doon lagi sa, eh kasi po, pastora. Ang hirap po eh. Nasasaktan po ako. Humingi ka ng lakas kay Lord. Kaya kanyang tulungan. Pag-iilumin niya kahit masakit, makakaya mo. Hanggang sa ikaw ay maging sweet aroma sa Panginoon. Amen! The sacrifice that pleases God is a righteous living. Kaya wala pong dapat na born again na tatlong asawa. Wala, hindi dapat magnanakaw ang born again. Amen! Dapat ang born again, lalo ng mga manggagawa ng Diyos ay tapat. Tapat sa salita, tapat sa gawa, natutulog man o gising. Balibalik na rin ka man, yan ka. Tapat. Yung ka pa rin. Tama, mga kapatid. Tapat ka kay Lord at tapat ka sa iyong kapatid. Okay, nagkakaroon minsan ng hindi pagkakasundo. Pero paano papasok ang righteousness? Paano papasok ang holiness? Eh pareho kayong ma-pride. Pareho kayong ayaw magpatalo. So mapalad ang magpakumbaba. Hallelujah! Ako po, naranasan ko na po ang lahat ng uri ng kasama sa buhay na tao. Mabait, masungit, mapagbigay, lahat na yata ng uri ng ugali. Opo, nakasalamuha ko na. At syempre, may ugali din ako. Meron ding hindi maganda sa akin. Pero nung matutunan ko po ang paglaban sa kabanalan, kailangan pala'y ganito. Kaya, dinudulog sa altar, Lord, tulungan mo akong sumunod sa iyo. Maawa po kayo, Panginoon. Tulungan mo po ako maging mapagpakumbaba. Gugustuhin mo. Sabihin mo sa katabi mo, gugustuhin mo. Ha, ang buhay mo, hindi mo hawak. Hindi mo alam, baka bukas sumunod ka na kay mami. Ha? Eh, paano yun? Diba? Kung maraming mga bagay na inuutos si Lord sa'yo na hindi mo nagawa, maraming mga bagay na inaayos na hindi ka nagpaayos, hindi mo makakasama si mami. Iba makakasama mo. Oh, saan ka? Paano ka? Diba? Amen? Kaya ano sabi ni Lord? The sacrifice of a righteous living. Madali lang po yan. Hindi po mahirap. Righteousness, pagiging matuwid, amen? Paglaban sa masama, pag-ayaw sa kasalanan, pag-ayaw sa compromise, yan, no? Pagtanggi, and holiness, kabanalan ng Panginoon, katuwiran ng Panginoon, and be faithful. Yung makakaya mong gawin, ibigay todo mo na. Total, gusto mo naman na maglingko, di ba? Huwag ka na magkaroon ng reservation sa buhay mo. Ah, top priority mo na ang Panginoon, hindi ka lang Sunday goer. Amen!
Hindi top priority mo na ang Panginoon. And the fourth one is the sacrifice of praise and thanksgiving. Sabi ng Hebrews 13:15, by Him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is the fruit of our lips, giving thanks to His name. So, kailan po ito? Masasabing sacrifice of praise and thanksgiving. Sa panahon na nahihirapan ka, madali lang magpuri pag binagpala ka, tumanggap ka ng bonus. Wow! Ay, hallelujah! Diba? Ha? Laki ng sinahod mo, may mga unexpected na pagpapala na dumating sa buhay mo. Ay, sarap talagang magpuri niyan. Pero paano na pag wala? Paano na pag may sakit ka? Amen! Paano na pag nahihirapan ka? Apo, dito po sa Bible, may example tayo. Si Silas and Paul in prisons. Sa Acts 16:25. Sabi doon, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. And the prisoners were listening to them. And suddenly, there was a great earthquake so that the foundation of their prison was shaken. And immediately, all the doors were opened and everyone's bonds were unfastened. Ito, sacrifice of praise and prayer and worship. Nakabilanggo eh. Hingi lang po sila basta binilanggo. Binugbog pa. Pinersecute. Diba? Basahin niyo ang book of Acts. Pero hindi napigil ng prisons, ng mga rehas, ang kanilang pagsamba. Nagpuri ng nagpuri at umawit ng umawit. Midnight, inabot ng hating gabi, mga kapatid. Ano nangyari? Nagkaroon ng earthquake. Shakening. Wow! Hallelujah! Nakalag ang kanilang mga tanikala. Lahat ng prisoners. Imagine mo, lahat. Kaya sabi mo, pag meron ka palang thanksgiving and praise, sacrifice, nakakahawa. Amen! Parang hindi excited yung iba. Nakakahawa. Pagpapalain ka. Pagpapalain ng mga malalapit sa'yo. Hallelujah! Amen! Ako po naranasan ko po yan eh. Sabi ko sa inyo kanina, hirap na hirap po ang buhay namin nung araw. Ano? Ako ang supporter. Kaya kailangan ko magtrabaho. Tapos kahit nung naglingkod na po ako, ganun pa rin. Pero dahil lagi kami nagpupuri, yung mga taong kamag-anak na sinusuportahan ko, ngayon pag pumupunta ako sa kanila, bumibisi na, ay, ito, dalhin mo to, iuwi mo to. Sila na ang blessing ko ngayon. Amen! Dati, para silang mga buhaya, nakaabang. Para mag-ahagis ka lagi ng, ng karne. Pero ngayon, hindi na. Pupunta ba kayo? Sige, maghahanda ako. Amen? Dito na kayo matulog. Ito ang kainin nyo. Ano ba gusto nyo? Wow! Nadamay! Sa pagpapala, sila rin ay pinagpala! Sabi mo, dahil sa'yo, pagpapalain ang kamag-anak mo. Hallelujah! Naniniwala kayo? Amen! Sabi mo sa nasa likod mo, dahil sa'yo, pagpapalain ang mahal mo sa buhay! Hallelujah! Amen! Ah, yung idinudulog mong matigas ang puso, mag-sacrifice of praise ka. Magbigay ka lagi ng pagsamba at pagpuri sa Panginoon. Tingnan mo. Pag nagkita kayo noon. Yeah. Amen. Impressed siya yun. At talagang makikita mo ang pagkilos ng Panginoon. Sa isa pong attender namin sa church, alam nyo, yung sacrifice of thanksgiving and praise, nakita ko po sa kanya. Isa po siya sa elder ng church namin. Nagkaroon po siya ng karamdaman. Matanda na po siya. Si Pastora Noemi. Ang naging sakit niya po, alam niyo, yung sa likod niya, yung kanyang buto sa likod, dapat ganyan, sa kanya luminsad. Gumanon. So, literally, sabi ng doktor sa kanya, nung nagpunta sa orthopedic, nakakatayo ka pa? Nakakalakad ka pa? It's a miracle. Sabi ng doktor, it's true.
Kasi sa ganyan mong kalagayan, dapat hindi ka na nakakatayo. Hindi ka na nakakalakad. Pero alam niyo po siya, nakakatayo, nakakalakad, nakakagawa ng lahat ng normal na gawain. Sa kabila ng ganun, kapag hinawakan niyo po yung likod niyo dito, masasalat niyo po yung buto na talagang hindi ayos. Binigyan na lang siya ng doktor ng ano, kasi sabi kailangan operahin. Ayaw niya pong magpa-opera. So meron siyang brace. Suot-suot niya po lagi. Kasi any move na magkamali po siya, ay maaari pong talagang totally broken. Pero ang kanya lang pong pinangahawakan, ang salita ng Diyos. At lagi niyang ginagaway magpasalamat. Magpasalamat. At minsan, sa sobrang awa ko sa kanya, kasi nagkaroon po kami ng event sa church, one month na we go to church every day, worship, praise and worship, 1 month. Layo po nang inuuwian nila. At sasakyan lang nila'y tricycle. Look at this, no? This will encourage you. Tricycle lang po ang sasakyan. Siyempre, alam niyo si squatter, lubak-lubak. Eh, ikaw yung kahit nga wala kang sakit sa buto, aangal ka. Di ba? At sabi ko sa kanya, te, once a week ka nalang pumunta. Huwag ka nang pumunta everyday. Paglinggo ka na lang. Gusto mo Sabado, dito ka na matulog sa church. At least 2 araw kang nandito. Pero hindi po siya pumayag. Mga kapatid, this is honest. This is true. Hindi po siya pumayag. Kasi sabi niya, hindi po pastora, araw-araw po akong pupunta sa simbahan. Hallelujah! At alam niyo, that's 10 years ago. Until now, mga kapatid, yung buto niya, ganun pa rin. 10 years ago, nalaman po yung ganyang kondisyon. Ngayon po, yung buto niya, ganun pa rin. Pero, ano ang himala? Sabihin niyo, ano po ang himala? Normal po siya. Hallelujah! Normal na normal po siya. Nakakapunta ng palengke, nakakapunta ng church, balik-balik. Mga kapatid na walang nararamdamang sakit, pero hipuin niyo ang likod. Mahahawakan niyo yung linsad na buto. Oh. Kahit sa first Tuesday, nandito po siya, hawakan niyo yung buto. Makikita niyo yung linsad pa rin ang buto. Pero malakas. Hallelujah! Ngayon, siya pa nag-aalaga ng na-stroke niyang asawa. Opo, at pag kinausap niyo, mai-encourage kayo. Kasi ang buhunan niya, she always give thanks and praise to the Lord. O sa iba lang, panghihinaan ka na ng loob. Magse-self-pity ka na. Ha? Pumunta ka na lang, i-stay ka na lang sa bahay mo at baka bedridden ka na. Eh, talaga po, sinabi ng doktor, talagang bedridden yan. Yung mga ganyang kaso, hindi talaga nakakatayo. Hanggang mamayat na lang at maliit ang mga buto sa paa, ganun po mangyayari, ganun na nangyayari. Pero siya po hindi ganun because of the power of thanksgiving. Never akong nakarinig sa kanya ng daing. Kaya po siya ay isa sa aking kalakasan. Opo, mga kapatid. Sapagkat sa kanon niyang kalagayan, sakit at karamdaman. Opo, kasi dapat aanuhin siya, i-CT scan. Hindi po siya napasok ng CT scan, nakasalang na eh. Inawat ng doktor kasi ang taas din ang kanyang creatinine. Ang daming sakit, mga kapatid. 10 years ago. Pero ngayon po, mga kapatid, wala nang check-up. Hindi na siya pa-check. Basta pinaniniwalaan niya, malakas ako. Nakakakilos ako ng normal, maayos ako. That's 10 years ago. Pero ang buto, ganun pa rin. Wow! Amen! Nakaka-bless po ba? Eh, karami po, sakit lang ng ngipin, hindi na makapagpuri. Sakit po ng ngipin ko, absent po ako sa church. Diyos ko, tanong mo ano ang ministry niyan. Eh, isa yan sa mga core leaders. Brother Eric, pwede bang pakasipa mo yan palabas? Hindi, joke lang. Hallelujah! Amen! Ah, pumunta rito, lulugo-lugo.
Bakit lulugo-lugo? May problema. Hindi makapagpuri kay Lord. Paawa doon sa likod. Sabi mo ulit, pakisipa mo nga palabas. Hallelujah! Amen! The sacrifice of thanksgiving and praise. Ang daddy natin, ang daddy bishop, nasa ospital po kami. Alam nyo, sa ospital talaga, grabe po yung suffering ni daddy. Kami ang bantay. Pero alam nyo, ang ginagawa niya, sasabihin niya, abay tayo, Pastor Rabi, kanta. Habang dinadialysis po siya, ang nahihirapan po siya, habang dinadialysis, sumasakit yung mata niya. Sasabihin niya sa akin, kanta. Pinapakanta ako. Kung ako po, Diyos ko, Lord, sana makomport ang daddy sa kanta ko. Worship. Tumantuba naman siya. Habang nasa suffering siya, nagwo-worship siya. Hallelujah! Amen! It pleases the Lord. Kaya sabi mo sa katabi mo, gagawin mo ba yun? Ah. Amen! And thanksgiving and praise. And next one is the sacrifice of life given in service to others. Yan po, no? Yung sakripisyo ng gagamitin mo yung katawan mo para mag- tumulong sa iba. Sabi ng Philippians 2:17, yes, and if I offered upon the sacrifice and service of your faith, I joy and rejoice with you all. Masaya. Amen? Alam niyo po, ang mami natin, ang number one example po dyan. Ang mami po, she went, hindi lang po tao ang kanyang inabot, bansa. All over the world. Reaching people, helping people. Kahit na po siya may nararamdaman sa katawan, hindi napigil. Alam niyo, narating po namin up to the daming narating ni Mami. Kung hindi nga siya namatay, siya nakarating nung endless word eh, no? 'Di ba? Opo, yung ano kasi nakabisa po kami doon eh, kami ni Ronnie kasama rin doon pero eh, hindi na po kami nagpumilit na sumama because of, nagiging wise tayo na gamitin natin ang ating pananalapi sa mas iba pang lugar. Ang mahalaga, mayroong naging representative ang mami. So yung buhay natin ay gamitin natin para tumulong sa iba. Magsasakripisyo ka ng iyong lakas, ng iyong oras, sumama sa mission. Pumunta sa mga gawain ng Panginoon. Amen, mga kapatid. Ha? At ito, gustong-gusto naman din natin, maging volunteers. Diba, no? Sarap kaya. Ay, sarap naman mag-travel. Yun ang excitement mo. Mag-travel. Hindi dapat ganun. Ang excitement mo, yung makatumulong ka. Ano, kahit hindi ka mag-travel, yung dito lang, kasi ang sabi ng Biblia, ang ginawa nyo sa maliit na ito ay ginawa nyo sa akin. Lahat ng ating mga pagtulong sa ating mga kapwa, sa mga tao na nangangailangan sa ating mahal sa buhay. Amen? Ginawa mo yan sa Diyos. At huwag kang mag-antay ng kapalit. Amen, mga kapatid? Pag mag-antay ka ng kapalit, o kaya ay nag-receive ka na ng kapalit, wala ka ng reward sa heaven. Kinuha mo na dito eh. Kaya kailangan, ano po, gawin mo to ng buong puso. Tumulong ka ng buong puso sa lahat ng taong nangangailangan. Minsan may nagtanong sa Bible, who is my neighbor? Di ba nagbigay ng parabola? Ano? Yung lalaki na nasugatan. So ito, ang iyong kapwa. O, sino ang tumulong? Dumaan ng pare, dumaan ng levita, dumaan ng pastor. Di ba? Tapos, sino yung tumulong? Oh, yun. Amen? Tinulungan niya, pinagamot, dinala sa pagamutan, binayaran ang lahat ng mga expenses, at siya ay inalagaan. So, mga kapatid, it is your duty, it is pleasing the Lord, it is a sacrifice that you use your body, you use your life to help the needy. Why? Sabi mo naman, eh ako rin nangangailangan eh. Ako rin mahirap.
Hindi ka na mahirap ngayon, sabi mo sa katabi mo, hindi ka na mahirap ngayon, alam mo ba? Ha? Kung ang konsip mo pa rin, mahirap ka pa rin ngayon, ay mamaya, papatanggapin kita. Membre kita ng salvation. Kasi ano sabi ng Panginoon? If you are in Christ, ha? You are new. Bago ka na, hindi ka na mahirap, mayaman ka na. Kasi si Jesus, si Lord, ay nasa'yo. Alam niyo po, si Mami, pag pumupunta po kami, we're traveling in different countries, ang dami po naming dalang maleta. Diba, Rons, no? Ang dami, one time, nagpunta po kami ng, ano, ng Africa, ang layo po ng travel namin, ang dala namin, 6 na malalaking maleta. And that time, ako lang po kasama niya noon, tsaka 2 pastor na bishop, nakakaya naman pagbuhatin yung bishop, ano? Si Bishop Ambit, saka si Paybor, si Sean naman, sila pong kasama namin. Ang lalaki ng maleta ng mami, plus maleta ko pa, 7. Alam niyo mga laman, mga giveaways sa lugar na pumuntahan namin. Iba't ibang, ang bigat. Travel, hindi po madali. Kasi dyan pala sa airport, suffering ka na, bubuhatin mo yun, lagay doon sa convey yun. Pagpasok pa lang yun. Pag nakapasok ka na, bubuhatin mo ulit doon sa check-in. Opo, mapapahinga ka lang kapag ka na-check-in na lahat. Tapos, pagbaba, ganun ulit. Eh, sa Africa po, grabe po ang corruption doon. Kaya, sa Nigeria, bubuksan lahat yun, yung mga ano na yun. Yung mga maleta na yun, titingnan kung ano laman. Siyempre, pag binuksan nila, hindi naman ibabalik. Aayusin ko ulit. Ganun. Ganun po. Pero lahat yun, pamigay, pantulong, sa lahat ng kanyang pinupuntahan. Kaya nakita niyo ang blessing ng JTG. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, damay ka, di ba? Ha? Ano? Nadamay tayo, amen! Nag-aani tayo ng itinanim ng ating magulang. Kaya ngayon, anong gagawin natin yung teaching na kanilang ipinakita? Gagawin mo ngayon. Tutularan mo ngayon. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. And the last one, ito po, the sacrifice of giving our finances to support the need of the church. Ang napakagandang example po dito is the Macedonian church. Sabi ng 2 Corinthians 8, verse 1 to 5, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan. At ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito, sapagkat mahigpit silang nilang ipinakikiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. At higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Wow! Ang sabi, dumana sila ng matinding kahirapan. Kasi minsan ang concept natin, magbibigay lang ako pag meron ako. Diba? Yan ang concept natin eh. Nangangailangan kasi ako, kaya sorry na lang. Gusto ko naman talaga magbigay. Hayaan mo pag tumama ako sa loto. Huwag ganun. Huwag yun naasaan mo, okay? Sabi dito, dumanas naman man sila ng matinding kahirapan. Pero sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang masaya pa rin sila at bukas ang palad. Wow! Amen! Na nagbibigay. It's sacrifice po. I salute all the, what you call them? Heroes of this church. I salute you. Amen. Lalo na po yung walang-wala naman talaga, pero kasali sa heroes. Pagpalain ka ng Panginoon. Amen? Hmm? Talagang inaalala mo lagi, naku, kailangan ko nang maibigay yung heroes. Pero yung iba, ayan ang Sister Carissa, teka muna. Dito ako sa kaliwa. Pakanan siya eh. Iwas. No? Kasi wala kang ibigay. Pray! Amen! Manalangin ka. Nakita niyo po ito. Out of their poverty, they give to the Lord. Not only the tithes and the offering, but the help. Yung tulong. So this is a sacrifice. At ang Panginoon ang magpala sa inyo. So, tandaan po natin, wherever sacrifice is offered, God is attracted.
Lord sa'yo? Ha? Taas ang kamay ng gusto ma-attract ang Panginoon sa kanya. Build an altar and bring the sacrifice. Ano sabi ng Panginoon? I will come to you and I will bless you. Woo! Pag binagbala ka ng Panginoon, walang makakaagaw niyan sa'yo. And what? The sacrifice bring the key. It is the key to the supernatural anointing. The sacrifice is the key to power. Your sacrifice is the key to divine wisdom. Your sacrifice is the key to God's presence. Amen? Your sacrifice is the key to divine prosperity and wealth. And your sacrifice is the key to manifestation of His presence, the signs and wonders. So if there is no sacrifice, the altar become inactive. Tulog lang. Because what attract the presence of the Lord is your sacrifice. And can you give a sacrifice today? Can you promise to the Lord, Lord, I will give a sacrifice of holy living, amen? The 6 sacrifices that pleases the Lord. Naintindihan nyo naman sana ang mensahe ko. Pag hindi, babalik ako sa linggo. Okay? Huh? Amen, mga kapatid. At maranasan nyo, kami po, because of these sacrifices, we experience the divine prosperity. Pinagpala po kami ng Panginoon. Alam nyo, mula po sa pagiging mahirap na mahirap. Opo, hindi na po kami mahirap. Mahirap na mahirap. Sobra. Nag-start po kami sa ministry. Ako pairing namin 50-50. Alam niyo ko ano yung 50-50? 50 pesos and 50 centavos. Meron po ako mga anak, meron akong 2 anak, meron mga full-time sa church. 50-50 ang pera namin. Saan po ano mangyayari po doon? Ano magiging ulam namin noon? Puro sabaw. Ah, kung naalala niyo po yung Uniwide, meron diyang mga buto-buto ng tinitinda na medyo maiitim na. Yan lang po binibili ko kasi sasabawan para may sabaw naman ng aking mga anak. Tapos bibilangin yung hiwa ng karne. Ganon kahirap po yung buhay namin. Pero, pinag-aralan naming maging kalugod-lugod sa Lord. Opo, kaya ngayon naranasan namin ang divine. Pag sinabi po ang divine prosperity, hindi po yung marami kang pera. Kundi yung sinusupply ng Panginoon ang pangangailangan mo. Ngayon po, we have no problem about money. Wala po kami problema sa pera. Pag kailangan namin, gusto namin. Sinasabi ko lang kay Lord, Lord, gusto namin pumunta ng Baguio. Pasya lang. No ministry. Kasi pag pumunta kami ng Baguio, lagi lang, bilangin mo ang tao, bilangin mo, deficit. Gano'n, nangyari. Pinrovide ni Lord. Gusto namin pumunta ng Japan, family. Kakapunta kami. Kahit saan? Amen. Dikit sa lahat, alam nyo, meron kaming patotoo. Binigyan kami ni Lord ng top of the line na sasakyan noong 2015. Alam nyo po yung pera namin doon? Kasi nangangarap na kami dahil ang sakit na po lagi ng balakang ko. Nakamotor lang kami pagbunta ng Binyan. Umulan, basang-basa kami. Pag mainit, init na init naman, ganun. Lord, bigyan mo naman kami ng sasakyan. Pangarap ko lang po, kahit maliit lang yung parang Wigo, no? Yun lang ang tingin ko na kaya namin. Sabi, sige, punta tayo sa Pagdating po namin dun sa Mitsubishi, nag-apply kami. Yan, tapos, supirma na. After 1 week, tinawagan kami ng agent. Po kayo, pasado po kayo. Pasado tayo. Ang dami nag-apply, nakasabay namin, kami naunang napasa. Kailangan nyo po ay bank account number. Yan ang problema, wala tayong bank account. Naku, paano yun, wala kaming bank account. Mag-open ka ng bank account, 10,000 kailangan. Basta po mag-open lang kayo, number lang po kailangan, kahit na po yung ATM. Magkano yung ATM? Meron po yan, 100 pesos. Yung ATM na 100 pesos. Oo. Number lang po kailangan. Alam nyo, yun lang po yung bank account namin, yung 100 pesos. Narilisan kami ng top of the line. Nasasakyan.
Is it the divine prosperity? Amen! Paano yung panghulog monthly? Never po kami na humalya. Lagi kaming on time. Kaya hindi pa kami natatapos, inaalok na kami. Sabi namin, di mo na, bahay mo na po ang aming bibilhin. At ngayon, binigyan kami ni Lord. Hallelujah! Grabe po ang Panginoon. If you pleases to Him, siya bahala sa'yo. Amen? Alala ko po, one of my role is an armor bearer of mommy and daddy. Masama ako lagi. Binigay ko ang aking sarili para ipagtanggol sila sa lahat ng panahon. And I have also a dream. Sabi ng Panginoon sa akin, yung dream mo, your dream must be your pastor's dream. How to fulfill the dream of your pastor. Ngayon, anong tinatayo po yung ating mother church? Nagtatayo din po kami ng building sa clinic site. Pero dahil tinatayo po yung building, ginawa namin, inisap namin yung amin. And all support we give to the mother church. Hindi lang po pera, physical. Lahat ng gumawa po ng ating building, mga tao namin, pinagkukuha namin, binayaran ng maliit na sahod, basta inasikato lang ni Mama Aster, pakain ang pakain. Ayan, masaya kami noon. Tapos, natayo po. At sabi ko, ang pangarap ko ngayon, mabuo ang church kasi ito ang pangarap ni Daddy. Kasi sabi ng Lord sa akin, sabi ko, Lord, paano yung akin? How about my dream and my vision? Ang sabi ng Panginoon, anak, I will make sure that yours. Ako bahala sa'yo. Ako bahala sa pangarap mo. Woo! Imposible po sa amin matayo namin yung building namin sa clinic site, mga kapatid. Kasi, alam niyo, kubo-kubo lang po yun. Tapos, mahirap pong magtayo kasi ang member namin, ilan lang ang may trabaho, konti lang ang magbibigay. Pero alam niyo po, dahil pinangarap ko ang pangarap ng mami na maitayo ang building, yung aming building. Wow! Ang ilang mga nanay nakarating doon. Sir Fajardo nakarating doon. Naka-preach po siya doon, nakapag-testify siya. And maganda naman, di ba? Opo, maliit nga lang po siya. Pero it's a testimony of the word of the Lord na sinabi niya sa akin, anak, ako bahala sa pangarap mo. Basta pangarapin mo, suportahan yung pangarap ng pastor mo. Wow! At alam nyo, hindi lang po isang naitayo naming church. Apat ang naitayo naming church. Purihin ang Panginoon. Divine prosperity because of the altar. Amen. Dahil ninasa mo na laging magbigay sa Panginoon ng sakripisyo, the sacrifice of a broken heart, the sacrifice of the right spirit, no? Diba? Righteous living, and the sacrifice of obedience to the word, the sacrifice of thanksgiving and praise, and your life in serving others, and your money, your support. Hindi po masasayang lahat ng yan. Mararanasan mo ang presence ni Lord. Hallelujah. Ngayon nga, every time na magpipray ako, lagi ko nararamdaman yung yakap ng Panginoon. Opo. At yung divine wisdom, yung kakausapin ka ng Lord, anak, ito gawin mo. Diba? In every decision, may wisdom ka. Diba, mga kapatid? And yung power to do the work of God, not by your mind. Amen? Ano? Ano lang gagawin mo, kapatid? Gusto mo maranasan yan? Build an altar. And bring a sacrifice. So tayo pong lahat ay tumayo. At habang tayo tumatayo ngayon pong umagang ito, as I said,